Ayun na, magandang araw mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating mga kababayang OFW, kumusta po kayo? Siyempre, sa atin naman mga ginigilaw na mga ka-business at mga kapapi, good morning po sa inyo sa mga panig ng mundo. Ako po muli si Taong Gala at kung bago ka lang sa aking channel, naway pindutin mong subscribe button at bell button para updated ka sa susunod nating mga reaksyon. Siyempre, hinihiling ko sana sa inyo mga kaibigan, follow natin ka-business official, Papa Dins and ka-business family. So yung mga kabisnes, makikisuyo po, pakisuportahan natin si Taong Gala, no? Yan, Taong Gala po. Yan po ay reactor ng Kabisnes Official at Papa Dins TV. Nagpaalam po yan mga kabisnes, ayun na, pakisuportahan po natin siya. Taong Gala. Opo. Salamat po na marami, God bless po. No. Ito po mga kaibigan ay isang follow-up reaction. Kasi nagulat tayo doon po sa previous natin na ginawang vlog. So madaming mga comment ang nais kong bigyan ng diin at pansin. Ano? Una po mga kaibigan, sa atin pong panibagong pagsilip sa channel ni Kabusiness, ito po, lumabas na po, nakita po natin na sa ngayon po ay maganda na. Gumaganda na, unti-unti na pong gumaganda ang kanyang channel. Panoorin po natin itong ating munting paliwanag. So ayan mga kaibigan, kung ating pong titingnan ngayon ang panibagong record ni Kabusiness, masasabi natin na bumabalik na or unti-unti nang bumabalik ang siglan ng kanyang channel. Una, nagkakaroon na ito ng upload na higit sa isang araw at ang views nito ay talagang umaakyat na. Ito po mga kaibigan ay mga normal views na po na makikita natin. Mayroon siyang 59,000, 62,000, 99,000, 74,000, 65,000, 114,000, 74,000, 88,000, 82,000, no? 83,000, 73,000, 39,000, 81,000, 56,000. So kung titingnan natin at babasihan natin yung tinatawag na average views, nakukuha niya yung dating views. Kumbaga bumabalik na po yung kanyang normal na views. So ayan po mga kaibigan, ano? Nakita at narinig natin. Tandaan po natin mga kaibigan, sabi ko nga, 20% of your total subscribers is your active subscribers. Pero kung sisilipin natin sa 473, more or less mga 25,000 lang pinakamataas niyan. Pero ayan, nagra-range siya ng 65, 80, 100, di ba? Dahil mayroon din mga nanonood na iba pang mga tao or yung iba na bakante ang oras, inilalaan nila. So hopefully sana sa susunod na buwan ay muling manumbalik ang sigla ni Kabusiness at makabalik siya doon sa record. Ano po? Ngayon, ang isa po sa pinagtatanong ko, dito po sa vlog natin nung previous, nagtaka naman ako kasi isa din sa dahilan na ibinabato ay itong mga 3Ms. So nagulat ako doon mga kapatid, ano, nagulat ako talaga doon. Kasi una, nag-isip ako, anong koneksyon doon? Ilan sa mga katanungan nila ay binubusisi doon sa 3M. Ito pong patungkol sa puhunan na ibinigay ni Kabusiness noong nagdaang mga buwan. Binigyan sila ng puhunan. So nagkaroon ako ng pagkakataon na mag-research at may nakita akong vlog ni Papa Dins. Panoorin muna natin at magbibigay ako ng reaksyon. Siyempre, yung pinuno ng ends. Tama. Sa akin po, sa mahal po ngayon kasi ng gulay, hindi na po kakayanin. Tsaka, masyado na po marami expenses kasi nag-aaral na rin po yung mga bata. So, yan po yung paliwanag ni Mingay, ano? Kasi tinanong sila, bakit anong nangyari doon sa hanap buhay nila? Tama! Ito muna po sa ngayon. Tama! Tara! Hindi pa po kaya eh. Tara! Mahirap kasi parang i-budget yung oras, Pops. Lalo na si Kuy-Kuy yung maaga papasok. Yung bang parang dapat 4 gising na tapos maghahatid pa ako sa school. Siyempre, parang antok na baga. Pagpapasok ako dito tapos magtitinda ako, parang aantukin lang ako. So, si Junjun naman, ang pinaproblema niya is yung time management, ano, yung oras. Tapos mga bandang ano naman, magsusundo na naman ako sa kanya. Tapos ano naman din kasi, Pops, parang
Kinausap na kami kasi ni Kuya. Kinausap na kayo ni Papa. Papa, katungkol din. Pero mamaya niya na siguro sabihin niya, kaya pag-usap, dahil ko muna yung kay M3. Kay M3. Sa akin po, halos pareha, hindi, kasi sa kanila, yung mga anak nila nag-aaral na. Pero sa akin kasi, yun po, di ba, dapat sana magtitinda kami, pero sinabi niya na yan na kinausap kami ni Kuya, na So dito mga kaibigan, kinausap sila ni Kabusiness. At sabi nga nila, napansin ni Kabusiness na tila hindi nga sila maswerte sa larangan ng pag-ninegosyuhan. Pinaliwanag pa doon ni Papa Dins na mayroon talagang sadyang mga taong ganyan na hindi maswerte sa larangan ng pag-ninegosyuhan. Now, dinisin nyo na pasukin na lang nila ang pag-vlog. So dito tayo, ito yung gusto kong bigyan ng reaction kasi madami nga po ang mga negatibong comment doon po sa comment section. Maraming si Mimi nagsasabi na wag na lang silang mag-vlog, wag na lang ganito. Una po mga kaibigan, masabi ko sa inyo, ang pag-vlog ay napakahabang proseso po yan. This is a long-term process. Hindi naman pwede na perfecto agad, no? At maaaring along the way, habang nag-vlog ka, mayroong mga pagkakataon na hindi magustuhan ang inyong vlog ng tao. Pero ang pinaka-basic lang dito, kailangan lang is totoo ang sasabihin mo at bukal sa puso. Kasi mababasa yan ng tao kung anong sinasabi mo, kung hindi totoo, kumbaga, yung lumalabas sa bibig mo, sa facial expression mo, mababasa yan ng tao. So, ang masasabi at mapapayo ko lang sa lahat ng ating mga kapatid, naway, bigyan natin ng pagkakataon sila. Una, nasa Kabusiness family naman sila eh. Wala naman sila sa Kabusiness official. Ang Kabusiness family channel, ipagpalagay natin walang 3Ms. Yun lang naman ng ganun din pa rin naman eh. Yung mga vlog pa rin ng Kagwang, hindi tatapo. Unlike na sila yung magpapatakbo, sila yung magbablog, at least magkakaroon ito ng revenue na pwede silang makasahod. And at the same time, makakatulong din naman ito kay Kabusiness, di ba? Sa kanyang mga mission. Kasi doon sa mayroon silang sahod na natatanggap, di ba? O kahit papaano mga kaibigan, malaking tulong sa kanila kaysa pilitin natin na magnegosyo sila wherein yung oras hindi naman nila makakaya. Aside dito, unlike dito sa pag-vlog na talagang nandyan lang sila. Pero sa mga 3Ms, ang suggestion ko, magbasa kayo ng comment. Basahin niyo yung mga comment at sinasabi ng tao. Huwag niyong i-consider na pangbabas yung mga sinasabi sa inyo. Kung mayroon mang hindi kaaya-ayang komento o negative comments, isipin niyo that is a constructive criticism para masigit pa tayong mapaunlad. Gamitin ninyong motivasyon yan sa inyong sarili. Tandaan ho natin, ang tao naman, dalawang klase, mayroon dalawang klaseng karakter yan eh. Mayroon siyang kalakasan, mayroon siyang kahinaan. No, in terms sa pagbablog ako, nakita ko yung kalakasan nila. Marunong silang magsalita, madali silang matuto. Pero yung kahinaan nila mga kaibigan is, kumbaga, yung paano sila mag-deliver na maging perfecto sa panlasan ng tao. Kasi bago pa lang sila eh. Normal, minsan may mga pagkakataon na hindi natin nagugustuhan. It's normal kasi bago pa lang sila. Nangangapa, iba po ang pagharap sa camera na hindi kasanay. Pero kung i-rate natin sila sa ngayon, sa estado nila ngayon na bago pa lang sila, masasabi kong mataas ang rating na ibibigay ko. Yung po namang mga pangyayari, yung pong mga sinasabi nila, yung pong sinasabi natin ng mga kunting lang yan, kunting repaso lang yan. Kaya nga lang, nasa puso yan ng 3M kung papaano nila tatanggapin itong mga constructive criticism. Nakakabahala ako man, no? Kasi sila yung sinisisi ng record ni Kabusiness kung kaya't hindi nakapasok sa top 8. Pero siguro kung napanood ninyo ang vlog ko mula umpisa hanggang sa dulo, maiintindihan nyo kasi pinaliwanag ko doon buo. Pero kung nag-comment lang kayo dahil nakita ninyo yung thumbnail, and then sa intro tapos nag-comment agad kayo, sablay po yung inyong komento. Kaya nga ho, ako naman sa mga manonood natin, maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa mga reaction video. Pero naway, tapusin nyo hanggang sa dulo. Kasi kung
hanggang dyan lang tayo, makita natin yung thumbnail, bumulaga, mag-comment agad tayo. Please yan, hindi nyo makukuha kung ano yung mensahe na gusto nating iparating. So, para sa akin, hindi naman makaka-apekto sa galawan ng ka-business official ang mga 3M dahil nandoon sila sa ka-business family. At kahit wala sila sa ka-business family, kumbaga, magiging stagnant yung channel na yan eh. Kasi yung mga kagwang lang at kung kailan lang sila gagawa ng vlog, di ba? Sayang naman. So ito ay yung opportunity nila para ma-develop yung kanilang skill sa pag-vlog. And then, gumalaw yung ka-business family. Tandaan ho natin mga kaibigan, maganda po yung indicator na mayroon pa rin isang channel na aagapay sa mga misyon ni ka-business. Dahil hindi pa nga umaabot si ka-business sa pinaka-highest peak ng kanyang subscribers. At kung titingnan po natin, yung revenue kanyang natatanggap mga kaibigan, hindi pa po sumasapat yan sa kanyang mga misyon na ginagawa. Kaya nga ho, sinasabi natin, yung minsan misyon niya ay nalilimitahan, di po ba? At minsan, naglalabas siya ng kanyang sariling pera para gumawa ng isang misyon na mas higit pang malaki kaysa sa revenue. Pero bilib lang naman kay ka-business. Kasi una, hindi naman niya iniisip yung balik eh, yung revenue. Bilib ako sa kanya. Sobrang bilib ako sa kanya dahil ako, sabi nga niya, yung kanyang pag-surrender ng kanyang sarili, no? Sabi niya, gamitin mo ako Panginoon sa lahat ng mga misyon. And that is good. Napakagandang mindset yan. Napakagandang indicator yan na kung ano man yung mga pagdaanan mo, gulang siya ng go. Hindi niya iniisip. So, sa lahat po ng ating mga followers, mga kaibigan, gusto ko lang pong ipaliwanag sa inyo, hindi po nakaka-apekto ang 3M sa ka-business official. Kasi separate po sila ngayon, nasa ka-business family po sila. At kung masusuportahan nga ho natin, kasi pinagkatiwala naman sa kanila o pinagkatiwalaan naman sila ni ka-business, kung tayo po ay nagmamahal kay ka-business, then mas maganda sana, malaking factor yan, para sa ganun ay makatulong din ang ka-business family sa mga misyon. Diba? At the same time, itong mga taong ito, itong mga tribes, ay meron din silang mga pangangailangan. Malaking tulong din yan sa kanilang pamilya. Doon sa comment section, tinutumbok natin eh. Sabi nila, paano sila makakatulong sa pamilya? Eto na nga po. Eto na nga po ang pamamaraan na pinakasimpleng pamamaraan. And at the same time, nakikita natin na tukma sa kanilang panlasa at kakayahan. Kailangan nga lang natin yung medyo mahaba-habang pangunawa dahil wala namang perpekto sa kanilang ginagawa dahil baguhan pa lang sila. Pero inuulit ko, kahit sila baguhan, masasabi kong magaling na silang mag-vlog. Well mga kaibigan, marami pong salamat sa pakikinig. No? Sana suportahan natin ang ka-business sa official. Please do share po sa lahat ng mga content ni ka-business, likewise Papa din. I-share po natin mga kapatid, no? I-share po natin para sa ganun, mas lalo pang tumaas. Tandaan po natin, kapag tumaas po ang views ni ka-business, tumataas po ang subscribers, mas marami pong mga taong matutulungan. Maraming pong salamat at tunay ngang at nandyan kayo, organic kayong sumusuporta kay ka-business. Yan po ang isa sa napakagandang katangian ng ka-business dahil meron siyang organic followers. Minsan yung iba, nagko-comment man ng kung anong mga sasabihin, pero nandyan pa rin at nakasuporta. Kaya sa atin naman mga 3M, huwag niyong ikasama ang kanilang mga komento. Gamitin yung motivasyon para mas umunlad at mas lalo pa kayong gumaling. Tandaan, kailangan tuklasin ninyo ang iyong kakayahan at kalakasan. At tingnan ang inyong kahinaan kung paano gagawing para maging kalakasan. Okay? So ako pumuli si Taong Galang mga kaibigan. Maraming salamat po sa inyong panonood. Nabahala lang ako kasi umulan po ng komento po na tila sila po ang nasisisi sa mga pangyayari. Hanggang sa muli po mga kaibigan. Paalam po, masamantala. Taong Galang.